comment nyo dyan sa baba kung ano bang mga likas na yaman yung sinenyas ko. Okay? Ready ka na ba? It's another FSL lesson na naman! Kaya naman, kumusta po ang bawat isa po sa inyo? Nawa ay okay lang kayo dyan sa inyong mga lugar kung nasan man kayo at sana ay nag-e-enjoy kayo sa pag-aaral ng Filipino Sign Language na talaga namang magagamit ninyo sa pakikipag-usap sa ating mga kapatid sa deaf community. And for today's video, ang pag-aaralan nga natin ay may kinalaman sa mga likas na yaman or natural resources. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa ating channel and you want to know more about the FSL, just click here to subscribe. What's up, Creativinatics? Welcome back to my channel and for today's video. So, ayun na nga, alam kong nag-e-enjoy kayo or nag-e-enjoy ba kayo sa pag-aaral ng FSL or marami na po ba kayong natutunan sa ating FSL lesson. Kaya naman ako ay nagpapasalamat sa inyong pagsuporta po dito sa ating YouTube channel. So, simulan na po natin ang pag-aaral nito. So, ganito po natin isa-sign ang natural resources or mga likas na yaman. Ayan, natural resources. Pearl. Pearl. Ilog or river. River. O, side view tayo ha. River. Dagat. Or dagat. Beach. Ganito po tayo, oh. Ganito po natin isisenyas ang beach. Di ba may paalon-alon siyang ganun? Beach. Yan. Mountain. Ganito po natin isisenyas ang mountain. Mountain. Lupa. Ganito po natin isisenyas ang lupa or land. Lupa. Burol o hills. Burol. Ginto, hindi yung pito. Ginto! 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 Ayan, ganito po natin isisenyas ang ginto kasi isa to sa mga likas na yaman, di ba? Ginto. 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 Kagubatan or forest. Ganito po natin isisenyas ang kagubatan or forest. Kasi di ba marami yung puno? Yan, kagubatan or forest. Air or hangin. Yan, fresh air. Kailangan with facial expression yan. Isipin nyo, humangin na malakas. Ayan, may makikita kang hangin dyan, no? Ayan, no? May lalabas na hangin dyan, no? Yes. Okay. Wind. O, hangin din. Wind. Wind.
Ayan, may lalabas dyan na hangin din sa bibig ko. Tubig or water. Naka-double lang tayo tapos ganito natin. Tubig. Water. Naisenyas na po natin ang ilan sa mga likas na yaman. Tapos ngayon po ay magsisenyas na naman ako nang hindi ako nagsasalita. Tapos i-comment nyo dyan sa baba kung ano bang mga likas na yaman yung sinenyas ko. Okay? Ready ka na ba? Ayun! So maraming pong salamat sa panonood niyo po sa ating FSL lesson today. Nawa ay may nakuha na naman kayong panibagong lesson na magagamit niyo rin sa inyong paaralan, sa inyong klase, especially yung mga teachers po dyan na nagtuturo po ng araling panlipunan or sidika at kultura. Kaya naman, see you all next time dito lang sa Kurt TV! Please don't forget to like and subscribe! Bye-bye!